Jan Pak here, and I'm with my bro. Kakatapos lang namin na mag-ano nang sa immigration. So, punta na kami sa baggage claim belt namin. So, ayan. Ito pala yung ano nila, airport nila. Hey! Hello! So, medyo matagal-tagal din kami sa immigration kasi marami kaming kasabayan na Pilipino din. May from Manila to Hong Kong, and kami from ano kasi kami, Cebu to Hong Kong. So, ayun. So, ang dami naming kasabayan na Pinoy. So, medyo mahaba yung pila sa immigration. Pero madali naman din yung movement ng ano, ng pila, in fairness naman sa kanila. And by the way pala guys, this is the first time I'll be using the DJI Osmo Pocket 3 for my vlog. So I hope it will make a difference naman sa future vlogs ko. Ayan. So medyo malayo yung belt ng Cebu Pacific. Nasa ano kami, baggage claim belt 2. So nasa unahan pa siya. Ayan. So I am walking right now, and ngayon ko palang susubukan mag-vlog using the DJI Osmo Pocket 3. Medyo naiilang pa ako, pero hopefully soon hindi na siya ano sa akin, awkward. Ayan, and I also used the DJI mic. Ayan, let's go! So, nakuha na namin yung maleta na naka-check-in. So, yung next order of business namin is to claim the pocket wifi and also claim the Octopus card na binili namin or kinuha namin from Klook. So, punta muna tayo doon. So, nakalabas na kami guys, and hahanapin namin yung saan kami pwedeng mag-claim ng pocket wifi. So, punta muna kami sa ABS counter, which is yun yung counter for, nakalimutan ko kung pocket wifi ba yan o Octopus card. I-check ko pa, pero let's go. Dong, ta! Parang dito ata. Wait lang ha. Hindi ako sure. Check ko muna. Check ko muna guys. Kasi nakalimutan ko ano yung dapat i-claim sa ABS counter. Basta sure ako may ABS counter. May i-claim. Okay. So sa A13 pala i-claim yung Octopus card according sa Klook. So pila na tayo guys. Kasi medyo humahaba na yung pila.
And then, ito yung pocket wifi na na-claim ko din via Klook. Just look for counter A09. Kalapit lang din ng ABS na counter. So, wifi modem, tawag ganun. Pocket wifi. And then, adapter. And then, cord. For iPhone, and then micro, and then type C. Ah, okay, cool. So, na-claim na namin yung Octopus card namin na preloaded na siya worth 50 Hong Kong dollars. And then, yung pocket wifi namin from Klook din. So, check nyo na lang yung voucher nyo kung saan siya dapat na counter i-claim kasi hindi ko sure. Kasi iba-iba yung mga pocket wifi na stalls para mag-claim ka. Madami din silang mga kainan dito, pero syempre dollars. So next ano namin, next order of business namin is sumakay ng bus to city. So hindi ka naman din mawawala, first time namin dito pala sa Hong Kong, pero hindi naman nakakalito kasi ang lalaki ng signs tsaka in English. So ayan, follow nyo lang yung signs. Yan. MRT or MTR pala, bus and taxi to city. So, go straight ahead and then follow mo lang yung mga arrow kung saan mo gustong sumakay. Yan. Yung kapatid ko, nauna na. Pero kung gusto mo mag-bus, may arrow to the right. And then pag gusto mo namang mag-taxi, may arrow going to the left. So, magbabas kasi kami to the city. So, we'll go to this side. Pero, if nalilito ka pa kung anong bus number yung sasakyan mo, pwede ka naman dito sa transport information. And then, yung route namin, papunta kasi kaming 2 and 1. So, A30 yung sasakyan namin. No. Yan, A30. Magkano yung fare? Ah, ito. 19, hindi ko alam kung makakita. Or 19.8 siya. 19.8 Hong Kong dollars. And then, 30 to 60 minutes yung biyahe. And then, yung operating hours niya is from 6 a.m. to, ano ba yan? 2 a.m. ata? 12 a.m.? 24? Oo, 12. So, ayan. So, follow nyo lang yung mga signs, guys. Kasi sobrang easy lang niya na i-ano. So, again, follow mo lang yung arrows para malaman mo kung saan ka sasakay. So, again, magbabas kami. So, punta kami dun sa arrow, according sa arrow na yon. So, let's go. A30 yung sasakyan natin. So, hopefully hindi kami mawala. Kasi first time namin dito. Careful. Sabi ko, ipapaslide ko na lang yung maleta ko. Kasi ayoko ng lalain. Kasi slope kasi siya. Pinagalitan ako ng kapatid ko. Ayan. Nandito na tayo, guys, sa bus terminal nila. Ayan, lakad lang. Lakad lang kayo ng lakad sa bus terminal nila.
Yan, lakad lang kayo guys ng lakad until makita nyo yung mga hilera ng ano, ng bus. And then again, basa-basa din pag may time kasi makita mo kung saan nakapark yung bus route. So, sa A30 kami, so dito kami sa left side. So ayan, makita mo yung mga bus routes. Sana makasakay kami agad para ano, makarating kami sa hotel namin and we can leave our luggages para naman makapag-gala pa rin kami ng very, very light before we check in this afternoon. Ayan, lakad ka lang ng lakad until such time na makita mo na yung A30 na bus. We're here, guys. Ayan, may arrow. Hindi ko sure kung makikita kasi sobrang liwanag. Pero A30, dito kami maghihintay. So, makikita mo dito yung mga stops. So, yung hotel namin malapit sa 10th stop. So, dyan kami sa Osman R. Sadiq Memorial Sports Center. Tapos, lakad na lang kami papuntang Hotel East Access Chuen Wan. Charot. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Sorry. Pero, ayun na. So, while waiting, guys, pakita ko muna sa inyo kung anong yung itsura ng Octopus card nila. So, napaka-powerful ng card na to, guys. Kung nakapunta na kayo ng ibang bansa, for example, Singapore, may EasyLink sila. Sa Taiwan, may Easy card sila. Sa Hong Kong naman, may Octopus card sila. So, para siyang card, smart card, guys, na ilo-load mo lang ng pera. And then, pwede mo na siyang gamitin for bus, for MTR. Pwede ding gamitin sa convenience stores. Ayun, so I think I got this. Nakalimut ko magkano, guys. Nasa clock lang din. Pero ang value neto is 50 Hong Kong dollars. So, ayan. I highly suggest na pag magko-commute kayo, ito talaga yung gamitin nyo. Guys, pindutin nyo lang yung button na to pag malapit na kayo sa stop nyo. You in the backyard and you're all fine in the summer. Hi everyone! So, nandito na kami ngayon sa, ano ba to? Osman R.
sa Dick Memorial Sports Center and lalakarin namin papuntang Hotel East Access. Ayan, walkathon ang mga akla. So, nasa mga 8-minute walk yung from the Osman Sports Center going to Hotel East Access 21. Tatanungin ko yan sa front desk kung paano ba yan i-pronounce. Pero, ayan, ito yung Osman Ramju Sadiq Memorial Sports Center na stop. Then, ito yung vicinity. Ang daming buildings dito sa Hong Kong, guys. So, dun kami galing kanina, guys. And then, tumawid lang kami. Kasi malayo pa yung lalakarin namin. Pero kapag di ka naman sure, pwede mo namang i-follow yung sa Google Maps. You notice, yan yung may purple. Hindi ko alam kung makikita sa camera, pero yung may purple is yan yung station na binabaan namin kanina. And then, may pedestrian lane. Dun kami tumuwid. And then, tatawid na naman uli kami dito. Sa tawiran na to. And then, punta kami dun sa may Sinopec na gasoline station. Pag nakita nyo na yung parang red na gasoline station, guys, tawid lang kayo. Ito yung vicinity. You will pass by Green Kwai Fong, parang recycle place. And then, tawid tayo dito. And then, papuntang Sinopec na gasoline station. So, medyo mahaba-habang lakaran. Look right. Ingat-ingat lang. Wow! Finally in Hong Kong, guys. Lamang ka? Ay! Go! Aliyo! Wait! Hindi ko na kaya. Eto na yung Sinopec na gasoline station. Pag nakita mo na yan, malapit na tayo sa Hotel East Access Hotel. Konting lakad na lang, guys. At dapat magbao ng mahaba-habang pasensya. Kasi medyo lalakarin mo talaga siya from the bus stop. Mainit na. Mainit sa araw. Like, I mean sa morning. It's already almost 11 eh. So after mong tumawid, guys, ito yung gasoline station. May maliit na eskinita. Ito yung shortcut niya. So dito tayo daraan.
And then, nasa ano lang ito guys, yung maliit na iskinita na pinasukan ko is, nasa likod lang ng Sinopec gasoline station. And then, just walk straight, tapos may makikita kang signboard na green. Neon green. Or para hindi siya neon green, parang melon green. You just walk until you see it. Pero ingat-ingat lang kasi madaming truck. Ayan. Ingat-ingat lang guys kasi madaming truck. Kasi itong part ng hotel na to ay isang industrial place. Hindi ko alam kung anong tao, pero parang industrial park, industrial city. Anyway, we're here. Oops. Ayan. Ito na tayo, guys. Finally, we've arrived at our destination. Hotel is access. Finally. So, hindi pa check-in time. So, we will have to leave our luggage and then magla-lunch kami. So, pasok muna tayo, guys. Ayan. Ito yung entrance. Ayan yung hotel. Press. Paki-press. Ayan. Thanks. And then, front desk is on the 11th lower floor. Lower ground floor ata. Saan ba? Saan ba yung L? Ito ba? May tao ba? Wala tao? Ito. Ito. So, sa part na to guys, papacheck-in na kami sana, pero for some reason, ang ginamit ko na debit card is instead of getting charged at the check-in or upon, you know, checking in, chinarge nila beforehand, like a day before. So, nag-complain ako sa Agoda, tapos sabi nila sa akin na i-revert daw nila yung charge back before my check-in, pero hindi siya nangyari kasi nga banking days. So, ang sinabi nila is parang nag-pre-authorize daw sila to make sure na parang valid yung debit card na ginamit ko during the booking. Pero ang nangyari is na-charge talaga yung buong 15,000 na hotel booking. So, they had to ask for my card again to be charged para maka-secure ako at mabayaran na talaga yung booking. Kasi yung funds na chinarge from the pre-authorized transaction is parang floating pa siya. Here's our room! 1608. So, key card. Dalawang key card. So, tap and go. Okay. Arach! Wow! Wait lang. Wow. Ka-small sa room. Finally, we're here.
Hello, Hong Kong! Ayan. Ang cute ng bed. And sobrang liit lang ng room, guys. What can you expect, Hong Kong? So, medyo, you know, mahal. But anyway, diretso na tayong room tour kasi after this, matutulog muna kami kasi wala pa kaming tulog. So, eto na. I'll do the room tour na. So, guys, quick room tour muna tayo before kami matulog kasi sobrang pagod namin. So, pagkapasok mo ng room, eto yung bubungad sa'yo. Sobrang liit lang ng room pero maganda siya. Eto na side, sa left side, may saan ka pwedeng mag-hang ng mga damit mo. May outlet, tsaka dalawang slippers. And then eto, for sure, mga lagayin to ng damit mo. And then, may mirror. Ayan, sobrang cute. May soap, tsaka sink. And then, of course, may dalawang glass for brush. And then, toothbrush. And then, sa ilalim, may mga towels. Ito, may safe. Ito, may ano sila, may blower. And then, ito yung mini ref nila. Ang ano lang, downside lang, walang libreng mineral water. So, ayan. Next is my mugs for coffee. And then, another glass. My water heater. Ganarn! And then, my trash can. My TV, may upuan na parang pwedeng gawing working desk, whatever. May phone, ayan, and then may iba't ibang mga saksakan. Hindi ko sure kung gagana sa ano nila yung ano ko, plugs ko. Anyway, and then eto yung view namin sa labas. And then nag-request ako ng dalawang twin beds. Tig-isa kami ng, ano, bed. Magkahiwalay yung shower, tsaka yung toilet. Baka ito. Ayan. So, ito yung toilet. Tissue naman siya, guys. Tsaka sanitary bag. Then may trash bin. Pero walang bidet, so nakakasad. Ito yung shower area or room nila. Ayan. Tapos may shampoo, conditioner, and bath gel. And then shower cap. Then hot and cold din. Ayan. And but may ano din, parang handheld na shower. Handle. Super cute talaga, as in. Then yung mga channel nila, of course, given Chinese. Wala bang cable? Walang cable. Matutulog muna kami and magcha-charge para later, pagising namin ng mga hapon, makakain kami and then makapag, ano pa, explore. Guys, hindi ko pala na i-share sa inyo na time check, mag-aalas 12 pa lang and dumating kami dito sa hotel ng mga around 11:30-ish. Ayun, akala ko we're just going to leave our luggages and we'll have to stroll around kasi hindi pa time, di ba? Hindi pa check-in. Kasi yung check-in time nila is alas 2. Pero they were able to give us the key card and we were able to check in early. Tapos nasunod pa din yung request ko na dalawang beds. So, you know, may hiccup man sa card or sa booking, pero yung mismong hotel naman were able to accommodate us quite early than the normal check-in time, which is, I think,
para sa akin, parang napaka-big deal na kasi sobrang pagod namin at wala pa kaming tulog. Like, yung brother ko, wala pa siyang tulog since yesterday. And then, same with me, wala rin akong masyadong tulog sa plane. Hindi ako makatulog kasi, ewan ko ba, parang ang iingay or parang medyo yung turbulence sa plane, medyo ramdam na ramdam ko. Kaya hindi ako masyadong nakatulog. Hopefully, we can take a rest and, you know, maging ano kami later. Mag-energize kami. Maging energetic. Magka-energy. Ganun. Magka-energy kami mamaya para magkagala kami. But if not, you know, it is what it is. We'll just take our time. Kasi nga, you know, although hindi naman tayo always nandito sa Hong Kong, pero I'm not the type of traveler na parang iaano ko lang yung sarili ko. Ifo-force ko talaga para ma-meet ko yung mga bullet points ng itinerary ko. Hindi naman ganun. Kasi we're not getting any younger, so we really have to take our time and also make sure na we're not forcing ourselves and stressing ourselves too much. Pumunta kami ng 7-Eleven at hindi na namin na-vlog, but we got a couple of snacks. Ito yung spam tsaka nori egg. And then, ito yung chocolate milk beverage nila. My brother got the deluxe chocolate slim milk. Slimming milk. Yung sliced butter Swiss roll. And one liter of water. Total of 80 Hong Kong dollars. So, nasa mga 571 Philippine pesos for our lunch. So, FYI, talagang dapat paghandaan ng Hong Kong kasi ang mahal-mahal. Kinda similar to Singapore na talagang mahal. Fairness ha? Masarap. After nito, magna-nap kami. And then gigising kami ng siguro 4:35 p.m. Lalabas kami and gagala kami somewhere. We'll see. See you later.